Ready na ba kayo sa ating pag-usapan ngayon yung mangyari sa swimming pool natin? Bakit ba nag-green o bakit ba naglulumot ang ating swimming pool? Yan ang pag-usapan natin ngayon, ha, kung bakit nga ba sila, ang ating swimming pool ay naglulumot. Ano ba ang dahilan pag naglulumot ang ating swimming pool? So, tamang-tama to, pag-usapan natin to ngayon dahil nag-umpisa maglulumot ang swimming pool na inalagaan ko ngayon. Nag-umpisa dahil kunting ano na to, ha, kunting kwento lang. Kasi nung nakaraang linggo, isang linggo straight na may naligo dito. Talagang isang linggo yon. So ito yung resulta na kulang siya sa maintain, dahil isa pa yon na kulang sa maintain dahil wala kami dito ng mga ilang araw, dahil nga nag-fumigate dito sa isang naunang vlog. Nandun po yun, na ikwento ko rin yun na kung saan kami nakatira. So ito yung dahilan kung bakit siya napabayaan ko. So may mga bagay na hindi ko talaga nagawa dahil doon sa mga nangyari na ang daming kong ginagawa. Wala kami dito, hindi ko natutukan to. Yun ang problema. So pakita ko sa inyo yung swimming pool, tapos ipaano ko sa inyo, i-discuss ko sa inyo kung bakit naglulumot to. Pakita ko sa inyo kung paano magsimula maglulumot ang swimming pool, ha. Ayan, yung nakita nyo yan, green sa mga gilid-gilid na yan. Yan. Yan yung umpisa. Ang maglulumot kasi dyan sa sahig yan mag-umpisa. Ayan o, sa gitna meron. Ayan sa gilid o. Umpisa sila maglumot. Halos buong swimming pool, nagkaroon na siya lang ng lumot, ha. Ayan dito. Ikot lang natin para maano nyo na talagang naglulumot. Ayan pa dyan, may mga spot na siya, oh. Nag-umpisa na doon sa may hagdanan. Sa may hagdanan mismo na, nandyan na. Namamahay na ito sa gilid. Kasi sabi ko sa inyo, sa mga gilid yan nag-umpisa. Ayan. Ayan, oh. Tapos dito sa may hagdanan, ayan na siya. Mas nag-ano na siya, nagbahay na talaga. Ayan. So, pag-usapan natin ngayon yan kung bakit siya naglulumot. So, pag-usapan natin, ano nga bang dahilan kung bakit naglulumot ang swimming pool? Unang-una, kulang sa chlorine. Kulang sa chlorine ang swimming pool, bakit siya naglulumot. Kitka mo, kulang sa chlorine. Tingnan nyo ang aking lagayan ng chlorine. Walang tunaw na siya. So, lagyan natin yan ngayon. Yan lang yan. Yan yung problema, unang-una sa swimming pool, ang kulang sa chlorine. Kasi pag nagkulang ka talaga, yan ang resulta. Ito yung naano ko rin to, na hindi ko muna to i-vlog ng mga ilang araw, dahil gusto ko talagang maipakita sa inyo kung ito yung dahilan na naglulumot ang swimming pool. Pangalawang kulang sa ano to, ang kulang sa swimming pool na naglulumot, yung treatment. Pero ito, tama to sa treatment, kasi hindi naman nagbago ang ano ko nito, yung oras nito sa pag-treatment. 5 to 6 hours daily ito, ha. Kailangan mayroon kayo niyan na 5 oras hanggang 6 na oras araw-araw yan ang treatment nyo, or filtration. Yun yung gagawin nyo para mag ano ang tubig, lilinis ang tubig. Yan yung mga ito yung mga pangunahing problema, ha, sa swimming pool na bakit naglulumot. Dalawa na. So, pangatlo. ang daming dahilan nito kung bakit naglulumot. Kulang sa vacuum. Swimming pool, ayan si robot, nagba-vacuum. Bakit kamo masabi ko na kulang sa vacuum? Ang robot nagba-vacuum naman lagi. Hindi siya nailagay ng araw-araw. Nung wala kami dito, ilang araw siya nang hindi nailagay dyan. Hindi siya nagba-vacuum. Di rin ako nagmamanual. So gusto ko maggagawa ng manual, pero try ko lang siya na kung lilinis ba dito, kung siya lang ang maglilinis muna. Kasi kung hindi siya lilinis talaga dito, magmanual ako to automatic. Imamanual ko to pag vacuum. So yun yung pangatlo na problema sa swimming pool na hindi ka nagtaka ka kung bakit nilulumot. Pang-apat,
hindi masyadong nililinis ang swimming pool. Ibig sabihin, hindi nyo kinukuha ang mga dumi sa taas, kaya nito, ito, hindi nadakot ng husto ang sa taas yung mga dahon-dahon ng mga lumulutang. Yan yung problema din kung bakit siya naglulumot. Dahil yung ibang mga dumi, babagsak sa baba. Yan, may maraming ano dyan eh, dumi sa baba, babagsak doon. Yun ang nag-cause din ng dumi sa swimming pool. So, siyempre, pag madumi ang swimming pool, yun ang problema. Lumot pa din. So, ayan yung mga pangunahing problema. So, sunod, hindi sapat ang oras na nilaan natin sa swimming pool. Totoo yan, kasi wala ako dito, punta lang ako dito. Kasi medyo malayo eh, yung tinitirahan namin. Punta lang ako dito, check ko lang to dito kung okay ba ang level ng tubig. Pero, sobrang baba ang level ng tubig dito dahil sobrang init ngayon dito. Yan yung dahilan din na dinagdagan ko lang sa akin. Kita yung hose doon. Wala kasi itong ano nga dito, yung papasok na tubig kasi may problema nga dito ang papasok na tubig dito. So, hinuhos ko lang. So, isa yan sa dahilan na mabagal ako mag-refill ng tubig dito sa swimming pool. So, isa yan sa dahilan na nilulumot din ang araw sa sakit sa araw. Ay ang hindi sapat ang ating lalaan oras sa swimming pool. Iyan ang dahilan kung bakit nilulumot. Kasi dapat araw-araw talaga pag ganitong ano na, araw-arawin talaga natin na linisin, vacuum, tapos filtration, tapos or treatment, tapos check ang mga chlorine. Hindi ko na check yan. Ultimo nivel ng chlorine nito hindi ko na check. Okay lang yan dahil wala naman liligo pa itong mga linggo na to. Okay lang, di ko chinek yan. So, iyan yung problema. Hindi tayo sapat sa ating oras. O hindi natin nilalagyan ng oras talaga na yung dedicate mo lang talaga na itong araw to ililinisin ko to, itong oras to, dalawang oras, tatlong oras lilinisin ko na to, swimming pool na to. Yun yung ibig kong sabihin na hindi sapat ang oras ang paglilinis. So dapat talaga pag nag-maintain ng swimming pool, sapat na oras ang atensyon natin sa kanila. Yun yung kailangan natin. Pang sunod na problema, hindi linis ang mga filter. Dinilinis ang mga filter, isa yan sa dahilan. Kahit may mga ginagawa ka dito na mga naglagay ka ng chlorine or filtration or yung treatment, pag hindi linis yung filter mo, useless pa rin dahil yung filter doon dinadala yung dumi, na-stuck ang dumi doon, hindi mo nilinis ang filter. So kailangan linisin ang filter para tuloy-tuloy ang paglilinis din ng swimming pool. Yun yung ang mga problema na pinag-usapan natin ngayon. Sunod, hindi ka nagbabakwas. Hindi ako nagbabakwas dahil wala nga akong oras. So dapat gawin ang pagbabakwas para lilinis ang ano, ang swimming pool. Yan yung ito yung pinag-usapan natin. Dapat mula umpisa na pagsalita ko nito, nakuha niyo to hanggang patapos para yun ang dahilan kung bakit naglulumot ang swimming pool. So kailangan natin ang pagbabakwas. Yan yung problema kasi natin kasi minsan kasi parang nagano ka nang magbakwas kasi okay naman. Pero sa baba, yung filter niya, yung sun filter, especially sa sun filter, ano yon? Marumi yon sa loob. So isa yon sa dahilan na hindi talaga lilinis ang ating swimming pool. Ngayon, yung mga spot na yan, yung mga lumot na yan, kung ano ang solusyon yan, madali lang ang solusyon yan. Pakita ko sa inyo kung ano ang solusyon yan para matanggal natin yan. Kailang dapat tapusin ko matso si robot na maglilinis dyan para lagyan natin siya ng chlorine na powder. Madali lang siya matanggal. Ilagay mo lang siya daan, itapat mo lang siya, ilagay yung mga powder na yon. Automatic yan, matatanggal yan. Tapos huwag mo nang vacuumin pagka naglagay kayo ng powder kasi masasama yan. So antayin nyo muna yung kahit ilagay nyo naman kinabukasan. Ito iiwan ko na to siya nakababad. Parang ibabad yun na parang nakuha yung damit. Ibabad nyo lang muna yung chlorine dyan kasi lalo pag yung mga powder hindi na kaagad natutunaw yan. Huwag kayo maglagay ng chlorine na liquid kasi hindi yan babagsak. Matagal ang lilinis kailang matagal ang liquid dahil sasama yan sa nag-treatment ka o sa filtration. Sasama yan doon, matagal ang paglilinis. So ang ginagawa ko nito ay yung liquid powder ang ginagawa kong panglinis.
talaga sa araw. Pasensya na sa malikot ko. Kaya itong swimming pool na to, ang ano ko nito ay naninilaw na rin ito noong nakaraang araw. Nilagyan ko siya ng ganun. Ilang beses ito na nagkaroon ng paninilaw. So ang ginawa ko ay nilagyan ko lang siya ng yung powder nga. Kaya natatanggal siya. Mabilis lang. Pero kailangan ibabad mo siya ng halos 24 hours yung pagbabad para matanggal yan. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos lagyan natin yan para at least man lang mayroon tayong ano, mayroon tayong parang nag ano lang yan siya, mi-maintain diyan ng yung float na yan, floating chlorine. Yan na ganyan ilagay mamaya. So tara, ilagyan natin to. Tapos pag natapos si robot, babalik tayo dito kasi nakasit ng 2 oras yan. Sayang naman kung tanggalin ko siya. Ibalik na natin. So, pakita ko sa inyo kung paano maglagay ng chlorine na powder para matanggal natin yung mga dilaw-dilaw. Para magkaroon kayo ng idea. Ito yung ilagay natin ngayon na 5 tablet. Pero malaki dito na sa mga ilang gramo din to na chlorine na yan. So, yan ito ilagay natin dito lahat para ilagay natin sa tubig. Ayan siya, wala na talagang kalaman-laman. Dito. Alam nyo kasi pagka wala, ang pinaka-importante talaga na mayroon kayong mga iba't ibang lakas ng amoy. Mayroon kayong iba't ibang klaseng ano, chlorine. Mayroon ganyan, tablet, tsaka mayroong liquid, at tsaka mayroong powder. Kasi, depende kasi sa paggamit natin yan eh. Kung saan ang mabilis na i-apply natin, yun yung kagandahan yan. Naibalik ko na rin itong istorya na to. Yan yung dahilan kung bakit di ko, ano, di ako pwedeng, lagi ko akong mayroon yan. Kasi, halimbawa, yung ganyan na mga mancha-mancha, mga spot-spot, eh, mga mancha sa sahig, ang pinakamaganda niyan, ang ilagay ay ang powder. So kung mabilisan naman na kailangan mo ng, halimbawa, yung swimming pool kulang sa chlorine, ang pinakamaganda naman yung chlorine na liquid. Yun ang maganda ilagay agad. Kasi, di kagaya nito, na yan, matagal yan. Kasi, unti-unting tunaw lang yan siya. Tingnan nyo, kahit ganyan lang, pero ang swimming pool nagkaroon pa rin ng mga spot, hindi pa rin siya sapat talaga. So kailangan pa rin ng maglagay pa rin ng ibang mga chlorine. Yun lang naman ang mayroon na akong mga video niyan na ang pampalino lang talaga sa swimming pool, chlorine lang talaga at saka ang pagbakwas at saka yung treatment. Yan ang treatment araw-araw, tapos itong chlorine nandiyan yan, 24 hours yan. Yan ang resulta ng swimming pool natin, malinis. So mamaya balikan tayo natin ito para mag-ano tayo ng chlorine na powder para isaboy natin yan sa mga mancha-mancha na yan. Okay, see you later. A few minutes later. Okay na yung robot, nakaparada na siya dito. Tanggalin natin to siya para mamaya isunod natin yung paglagay na ng chlorine na powder. Tanggalin natin si robot para di na to siya magtrabaho muna. Tapos bukas ulit natin ilagay ito para matanggal mo natin yung mga dilaw-dilaw na yan. Atakin natin lang ito siya dito. Kasi pag ganito, sa baba nito meron eh. Ikita niyo yung sa baba. Ayan. Meron na nilaw. So i-unplug natin ito dito. Pinatalo ko nga ito. Ito sa matangay. So ito. Tanggalin natin. Ayan. So ngayon gagawin na natin yung
ano ba tanggalin natin yan, ha? Ganito lang kasimple yan. Para mawala yan sila, ma. Tanggal natin yan dyan. Ano? Sunahin natin dito sa may hagdanan. Itapat nyo lang ganyan, no? Ayan, no? Ayan, no? Kasi babagsak yan. Ayan. Ganito lang pagtanggal ng mga yellow, umpisa na namang mag-green. So ang powder dalawang klase. Ito mas pino to siya, parang pulbos na siya. Mas maganda rin yung lahat naman maganda i-apply eh. Mas maganda kung mayroon kayong mga stock lagi nga. Para usok ko na ka doon. So lahat na paligid, lagyan natin yan. Tapat nyo lang kung saan yung nag saan yung nag-umpisa na nag-green. Ingat lang ho, kasi medyo matapang ang amoy nito, ha. Hagdanan, madalas din to ganito. Ayun, sa gilid dyan. Kung makakita kayo ng ganito, lagyan naman na agad. Para ma iwasan natin yung pagkalat ng pagigreen niya. So ito na lang yung huli ko rin na kubo na balde na to na maliit. So kailangan ko lang naman bumili nito para just in case man na kailangan ko na naman. Meron tayong stock. Kita dyan, pero lagyan pa rin natin. Ayan dito. Dito yung kanagaling banda kanina. So ayan, nalagyan natin yan. So pag naglagay ka ng ganyan, make sure lang na huwag kayo mag vacuum kasi sayang yung mili kayo natin na chlorine. Pag nag vacuum kayo, hindi matatangay siya. So kabayaan nyo siya ng after 24 hours, at tsaka mo siya i-vacuum at saka ka maglinis. Ayan na, lahat yan nakakalat na yan dyan. So dito tingnan, nakala nyo malinis, pero
Nag-umpisa na nga mag-green dahil sa lumot. So, ayun, na i-share ko sa inyo kung paano natin iwasan yung ano, yung pag-umpisa na maglulumot. Sana nakakuha kayo ng konting idea. Huwag niyo pong kalimutan kung gusto niyo pong magtuloy-tuloy po ang inyong pagpanood dito sa aking YouTube channel, i-subscribe niyo po itong YouTube channel na ito, Edgar Mejorada. At ay marami po ako dyan na mga tungkol sa swimming pool, mga mostly na po yung mga ginagawa ko yan sa tungkol sa swimming pool. Sa playlist po, lagi ko pong sinasabi po sa inyo, puntahan niyo po aking playlist. Lagi po niyo pong pag gusto na po niyo matuto sa paglilinis ng swimming pool, andyan po yan mga video ko. Mayroon halo-halo po mga video yan, kaya ang tawag ko dito ay random dahil iba-iba pong video ang ina-upload ko dito. So ito yung mostly na ginagawa ko na rin sa swimming pool kasi marami pong gustong matututo. So ito po yung pagkakataon nyo na itong mga video na napanood nyo sa aking YouTube channel. Marami po dyan na nag-upload din. So bisitahin nyo po sila para magkaroon po kayo ng mga iba't ibang idea. So hindi lang po ditong channel na to na nag-alaga ng swimming pool. Marami po dyan sa YouTube channel na gusto nyo pong ano, na kung saan po kayo nakakaintindi. So doon nyo suportahan po natin ang mga ibang nagbablog po tungkol sa swimming pool. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa itong channel na to, dahil kung hindi po kayo nanonood sa aking video, hindi po ko gagawa pa ibang iba pang mga vlog tungkol sa swimming pool. At magpaalam na, at ulitin ko, sa aking playlist puntahan nyo po sa baba. Mayroon po akong ilalagay dyan sa aking description box, mayroon po ilagay dyan na mga tutorial pa din sa swimming pool. Shout out dyan sa lahat nating mga nanonood dyan sa aking mga kamag-anak. Maraming salamat sa inyong suporta. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat uli sa inyong patuloy na suporta. God bless po sa ating lahat. Bye-bye na!